Good morning mga kadalas. So today is Friday and wala yung aming parentita dito sa bahay. Pero may pumalit. Charles, may pumalit. So ayan, pagising namin kanina, syempre, naglinis kami ulit. Oh, everyday naman talaga. Naglinis kami and then 8:48 na ako bumaba. O, diba? Nag-dreaming-dreaming pa ako bago ako bumaba. Napakalit kong nagising. Alauna ako natulog kagabi kasi nag-i-edit ako yung in-upload ko ngayon. And then, matagal na yung video na yun. Mag-video ako pero hindi ko siya mag-voice over agad kasi napaka-busy ko talaga as in. And then, ayun, Friday ngayon, and alam niyo naman kapag Friday ay masayang-masaya ako kasi wala ako masyadong ginagawa at saka hindi ako magluluto. Pero ngayon, hindi ko alam kung magluluto ako, wala pa silang sinasabi. Yung madam ko is fasting, and then yung baba ko is fasting, tapos yung mga anak niya is, hindi pa namin alam kung mag-fasting ba sila. So, kapag kayan sila ay fasting, magluluto na naman ang first son. Ayan, parang normal day lang talaga ngayong araw. And then, habang inantay ko silang gumising, naglaba ako. Napakadami kong labada. Hindi ako naglaba nung 4 days na. Hindi na ako naglalaba kasi kapag naririnig ni mama yung tubig, nag-open ako ng washing machine, nagre-reklamo siya kasi malaki daw yung bill ng tubig nila. Eh, malaki talaga kasi dito at saka dun sa hotel niya, iisa yung babayaran niya. Diba? San yung mindset? So, yun, hindi na ako nagsupak-supak sa kanya o hindi na ako naglaba. Tapos, nung isang araw, sabi niya sa akin, Naglinis kami ng kwarto niya, tapos madami siyang madudubing damit. Tinabi ko lang siya dun sa tabi. Tinabi ko lang siya. Inipon ko lang, so napakadami niya. And then ngayon naghahalughog siya kasi wala na siyang maisuot na t-shirt, na puting t-shirt. Eh tinanong niya sa akin, asan daw yung mga t-shirt niya? Sabi ko madudumi, tingnan mo dun sa kwarto mo, madudumi lahat, tinabi ko lang. Eh sabi niya, "Oh!" Sabi niya lang gano. Tapos sabi niya, "Kunin mo, labahan mo na." 'Di ba? Napakagulo nila. 'Di ba? So, 'yun lang. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko for this video. So, yun mga kadulis, tapos na yung aking nilabhan. Mga damit ito ng mga bata. So, tutupiin ko na siya habang mainit pa para hindi siya gusto. Diba? Ayan. Napakaliliit. Kasi maliit pa yung mga bata. Makainit? O, diba? May mancha-mancha pa. Matanggal. Hindi ko man ito na kasi nakita. Higyan ko kaya ng Clorox ito. Tara siya nakita. Tabi ko na lang. So, magtutupi muna ako tapos bababa na ako mamaya konti. Ibababa ko na ito. Bababa ko na. Natutuwa ko sa sa socks. Napakaliit. Parang sakto lang yung dalawang anak. Diba? Napakaliit. Iwa, will you marry me? You are saying to me. Iwa. Where are you saying? In my Jawan. How can you see? Where do you see that kid? I see. That is which I'm seeing? Yeah. Well, I thought you were not seeing me. Trick me, the leg is up. If someone will come this way up, can you see things? Mashallah, three pillow. So, syempre, binigyan din nila kami, ayan. Ayan, kukuha lang ako ng kalahati and then titirhan ko si Sharon. And then, doon ako sa taas kakain. So, ayan, ang sarap nito mga kadud. Super. Kagabi ko lang siya natikman kasi nag-order din sila nito kagabi. Ewan ko saan nila ito nabili. Napakasarap niya. Hindi katulad nung nakaraang binibili-bili nila dito. Eh, ganito yung itsura pero hindi siya masarap. Ito napakasarap. Hindi siya malansa. Super. Thank you.
gusto ko sana magpahinga, nakatulog ako like 5 minutes. Parang nagpanday man yung mga tao dito sa bahay, grabe. Ngayon wala na, wala nang bug. Parang nag ano man yun sila. Parang nagmason. Sino kaya yun? Hindi talaga sila magpapaano ng tao, no? Wala na kasi akong ginagawa, so naisipan kong umidlip muna. Kaysa naman mag-upo lang ako. Habang inantay ko yung labada ko. Pumunta ako dito sa kwarto, matulog sana ako pa mga 30 minutes lang sana. Hindi man ako makatulog. Uy, kay grabe man yung pukpok sa baba. Kaya ginagawa ng mga tao sa baba. Grabe talaga itong mga tao na sa baba. Pagkatapos ko ang nagluto ng mga pagkain at nailagay ko na din sa lamesa para kakain na sila, ay umakyat naman ako para sana ay magpahinga. Eh paano naman ako makapagpahinga dahil napakaingay sa baba, parang nagpapanday yata sila. Eh nagilamos na lang ako para naman magising ang katawang lupa ko dahil. Bumaba na nga ako dahil magtatanong ako kay Sharon kung ano nangyari. Si King Khaled, may enemy pala yung may kagagawa ng ingay na yun, kaya napakasobrang ingay. So gabi na, ay hindi hapon pa pala, pero wala kaming ilaw dito sa kusina. Ano ba, napakadilim yung ilaw tayo, ayan. Ilaw. So, maglalaga lang ako ng itlog kasi gagawa ko ng sandwich. Sandwich lang daw yung kakainin niya. O, diba? Napakasimple lang talaga yung madam ko. Tinignan niya yung pagkain dun sa sala, pero hindi niya bet kasi ma-oil and masyadong madaming sasa. So, maglalaga lang ako ng itlog. Tapos, tea with milk. So, yun lang yung ano niya. Pag si madam lang naman yung fasting, ay hindi ako mahirapan kasi napakasimple lang talaga yung mga kakainin niya. Pero yung baba ko talaga ay napakadami. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, ganun. Pero hindi naman niya kinakain lahat. Bigyan niyo lang ako ng madaming trabaho. Diba? Gusto kong magkape, tapos napakainit sa magawa ko ng iced coffee. May cream akong binili noong ano, nakaraan. So, magkakape muna ako. Ayan. Whipping cream. Wala kasi ako yung parang ganun, masarap kasi yun. Ito masarap din naman, na i-try ko na. Habang inantay ko yung itlog na maluto, ay gagawan naman ako dito ng kape dahil napakainit ng panahon, kaya mag-a-ice coffee ako. Naglagay nga lang ako dito ng ice, tapos milk, tapos nilagyan ko na siya ng coffee. Oh, diba? Starbucks pa talaga yung large to, size large. Napakalaki. Oh, diba? Parang nag-soup drinks lang ako. Good morning mga kadoz. So today is Saturday and alas 11 na pala. Alas 11 na ng ano, umaga. Tapos natapos na kaming naglinis and then na-plancha ko na yung kutra ni Baba. Mukha ko dai napakahagar dai. Oh, grabe. Ayan, nag-iantay ako ng utos. Hindi ko kasi alam kung fasting sila ngayon or hindi. So andito lang ako sa taas sa kwarto ni Sharon. Ayan. May madaming planchahin. At, bubaba ako mamaya konti kasi magkakape ako. What she want? Mother, you know, there's the things I think when they go, we shall hide them. There's the toys of that baby. I hide it? The madam moved it. The madam Nujud? My God. She moved all. And then, they put it all. Madam Lajot! Pagkatamad mo naman niya rin eh. Oh, lalabaw pala. Kalimutan ko lang. First off, shushu. Milk. Everyday milk. Pagkatapos nga naming naglinis mga kados ay umakyat naman ako sa kwarto ni Sharon para naman dun ay magtatambay. Tinawag ako ni Madam Damin dahil magpapaluto na sila at alam na nila kung ano yung gusto nilang kainin. Hindi nga fasting yung aming bisita kaya kailangan kong magluto ng maaga para makakain sila dahil aalis nga sila. Nagpaluto nga lang pala sila ng sambusa at saka soup. Kapag ka nga nagluluto ako ng sambusa ay hindi ako naglalagay ng oil dahil kusang magmamantika yung aking meat. Napakadali lang naman niya gawin dahil hindi naman ako ang gumagawa ng do dahil may mga nabibili naman.
Nung una nga ay hindi sila bumibili ng mga ganyan kasi nga ayaw nila. Kampante nga sila noon dahil marunong naman gumawa ng duyong na una nilang katulong. E nung ako naman yung pumalit sa kusina ay wala silang magagawa dahil hindi ako marunong gumawa ng do. At ayun na nga mga kadots, yung ating soup ay luto na nga at ready to eat na nga siya, pero tulog pa yung mga tao. Bakit ako kasi nag-CR, iniwan ko dito sa kusina, tingnan nyo naman. Gumawa lang ng kape, ganito na yung tsura. Naman. Grabe naman yan. Nangyari dito, binagyo na naman. Alas 6 na nga ito mga kanod, so kailangan ko nang mag-prepare dahil aalis na naman yung aking babahot. Magdadala nga siya ng pagkain sa masjid kaya kailangan kong agahan para wala akong makalimutan. Gumawa lang pala ako ng mutabak at kasali na rin si Madam Jaan. Gumawa na rin ako ng Arabic coffee para kay Baba para dalhin niya sa masjid. Pinagtimpla ko na din siya ng matcha niya dahil dadalhin niya din ito sa masjid. Napakadami nga niyang dadalhin kaya maaga ako nag-start. Inisa-isa ko nga yung mga kakailanganin niya para wala akong makalimutan. Pagkaalis naman ng aking babahot ay nag-prepare naman ako ng pagkain ng aking madamdamin. At nung naibigay ko naman yung pagkain ng aking madamdamin ay umakit naman ako para mag-CR break. At pagkatapos ko nga sa taas ay bumaba naman ako ulit dahil magluluto na naman ako ng dinner. Nagpapasalamat nga ako dahil wala ang mga bata dito ngayon dahil pumunta sila ng Makkah. Pagkatapos kong nagluto ng dinner ay nagpahinga-hinga muna ako habang inantay ko yung aking babahot. So that's it for today's video mga kadots, and bye-bye!